Itong programang siguradong tututukan mo tuwing hapon. Mga kwentong nakakatawa, nakakalungkot, nakaka-inlove, at nakaka-inspire, maririnig mo na sa Dear Anna, live sa Marinduque News Network Channel 3 at sa kanilang mga social media platforms tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Martes, Miyerkules at Huwebes. I-share na ang kwento ng iyong buhay sa Dear Anna sa Marinduque News Network. Mga kababayan, isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po ay Huwebes, mga kababayan. Bilis ang araw, ano. At kamusta po kayo sa inyong mga tahanan, opisina, sa inyong mga kinalalagyan ngayon kung saan man po kayo nanonood ng ating programa ngayong araw na ito. Mga kababayan, sumasahing papawid na naman ang programang Dear Anna kung saan ating pinag-uusapan itong mga usapin natin sa pag-ibig, sa buhay, sa mga kaibigan, oh, 'di ba? Anything under the sun ating pinag-uusapan, ano? At habang parang tayo ay parang hindi pa ata tayo naka-live, ano, sa ating Facebook, ma-check nga muna ito, ano? Magandang hapon. Syempre tayo ay napapanood po sa ating Facebook account, Facebook page, Marinduque News Network. Gayun din po, tayo din ay napapanood sa Lucky 7 Cable Channel 3. Kaya naman sa mga kababayan po nating nakatutok po sa atin dito sa Dear Anna. Ayan, eto ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, mga kababayan. Minsan kasi, there are some instances na... Oo, ayan. There are some instances, mga kababayan, na... Minsan ay akala natin mahal na natin. Ang ganda ng pambungad natin ngayon, mga kababayan. Akala natin, nararamdaman natin, mahal na natin. Pero sa panahon ngayon, lalo na sa mga Gen Z's, ang dami-daming label, ang dami-daming pwedeng itawag, ang dami-dami nating nakakategorize, di ba? Na akala natin, love is just love. Ganun na pala yun, pero hindi pala. Meron tayong mga tinatawag na codependency, attachments, infatuation, or pwedeng admiration. Yung mga transient na feelings, ano, na akala natin, naiisip natin, eh, love na pala yun. Baka love na yun. Pero hindi pa pala kasi mababaw lang pala yung feelings. And for the sake na nagsasabi ko lang, sake na nasasabi mong mahal mo na yung isang tao kasi without realizing na mababaw lang pala yung nararamdaman mo. Ito ang pag-uusapan natin ngayong araw, mga kababayan. Ano nga ba ang pinagkaiba ng love sa attachment? Oh, at meron tayong makakasama dito, syempre, live na live. And I totally miss this person. Na-miss ko siyang makasama sa mga programa. Na-miss ko din siyang makadaupang palad kasi hindi na kami masyadong nagkikita at nag-uusap bilang magkaibigan. Oh, pero ngayon, please allow me to see you as my friend. Other than my boss. Good afternoon. Good afternoon, DJ Myong. Hi po. Hi po sa mga pabebe out there. Apo, hi po sa ating mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. At muli isang napakalaking karangalan na tayo ay kabilang at kabahagi ngayon sa isa sa mga programang pinag-uusapan pagdating sa puso ang tinatalakay. Dear Anna po yan. Magandang hapon po sa lahat. Mm-hmm. At nabanggit mo, partner, kapag usapang puso, ikaw ba kamusta naman ang puso? So ayun na nga, ang dami ko pong mga meetings ngayon na kailangang attendan. And special shoutout muna sa ating technical na nandyan ngayon, sa ating, ayan, sa kay Carl, magandang araw, sa tumatayong taga-timon ng ating programa ngayon, kay Carl Mersenne, gayon din kay Joy Barcelona na kahapon ata ay nakipag-compete ba? Okay lang bang laban tonight, ni Joy? Ah, yes, tonight! Oh, so, kami ba ay kailangang manood dyan mamaya sa Dike? And special shoutout kay yes. Fiscal?
Fiscal Ryan Rivamonte. Ryan Rivamonte. Yes. Dahil sa pag-welcome sa atin palagi. At feeling ko ay sikat ako pag nandyan si DJ San dahil hindi pwedeng hindi kami inabati sa buong or apat na quarter ng Dykes na alam yes. mo na kahapon nga habang aming teka, programa mo pala ito. O, sige na. Back to you, DJ San. Oo, gulat tayo. Special shoutout din tayo. Kay Ann, Ambat, at sa lahat ng mga taga Marinduque National High School na mga intern natin yes. Na nagpadala talaga ng pizza kanina. Yes. Ang yaman naman ng mga taga MNHS. Sana ay may napulot sila na kaalaman na babaunin at babaunin nila sa pagtahak nila sa makabuluhan at totoong buhay, laban ng buhay. Yan. So, magandang hapon po sa lahat. Ha? Pagbati lang. Oh, sige po, go. Back to you. Ito na nga, ano, mga kababayan. Ako'y medyo naninibago kasi na-miss ko itong taong ito. Hindi kami masyadong nagkakausap this past few months na ba, dear? Months yeah. na, diba? Kahit so, po kami isa lang ang organisasyon. Apparently, napakarami ho na si DJ San din. Ang dami niyang mga racket sa labas. So, gulat nga ako pagdating dito. Ah, pagtapos kahapon, entrada naman doon sa Dykes. No? Talagang ang dami pong mga obligation, ang daming commitment. But more than the commitment is our passion to serve our dear listeners, our dear friends who are currently tuning in through Dear Anna. So, magandang hapon po muli sa lahat. Ayun. Iniwasan mo talaga yung question ko sa yung kamusta na ang puso mo. Allow me to be your friend just for today, DJ Myong. O, ngayong araw lang naman. Pero, ay, hindi ngayong oras lang pala na ito. Oh, mamaya, boss na ulit. O, naku, walang gaon-gaon. O, kita po ay magkakaibigan, loob at labas. Yan. So, yan. Joke. Medyo natindali. Nagulat, ano. O, teka muna. Ang dami natin pwede pag... Kumusta ang puso? Ang puso, dapat ingatan. Una, mahalin ang sarili. Yun ang pinaka-importante. Kasi, hindi ka makakahanap ng totoong pagmamahal kung hindi mo una-una minamahal ang iyong puso, ang iyong sarili. So, yun. Ako may follow-up. Doon sa tanong na tanong mo. So, yun ang sagot sa tanong mo. Paano nga ba minamahal ang sarili, DJ Myong? Oh, maganda yan, ano, magandang topic. Pero I understand this is your program and I'm just your co-host. So, babalik ko sa yung tanong. Ah! So, babalik ko sa yung tanong. So, ikaw ba, DJ San, paano mo iniingatan ng iyong puso sa ngayon? Pero bago yung tanong na yon, sino ang naglalaman ng, ang laman? Kung bubuksan ko ang puso mo ngayon, sino at anong pangalan ang mababasa ko? Una-una, Diyos. Si God muna. Grabe mo, ano nagugulat sila sa... si God muna. Bubuksan ng puso, grabe. Oo, no? Bubuksan. Kung bubuksan... May nakita kasi ako comment, sabi niya, ano daw, but anyway, going back, oo. Kung bubuksan ng puso, oo, anong pangalan ang mababasa o sino ang mababasa? Sabi mo, Diyos. Diyos. Sige. Unang-una, pamilya. Unang-una dun, syempre, si Sophie. Yeah. Sa pamilya. Pangatlo, kayo. Kayo at ang mga kaibigan. I'd like to end that there. I'd like to end that there. Pero sabi dito, taga Marinduque ako, sino daw ang nagmamay-ari ng puso ni Kabayang Myong? Eh, sa'yo pala to, eh. Hindi naman pala to para sa akin. Opo, si Abdullah. Uh-huh. Aba, eh, nanonood ngayon. Nasaan ba si Abody ngayon? Okay. Hi, Abody. O, siya yung nakatalaga bilang magtingin sa ating audio. Ano? Oh, but anyway, anong tanong ni Kabayan? Sabi, taga Marinduque ako. Sino daw ang nagmamay-ari ng puso ni DJ San? Yan ang tanong. Oy, ni DJ Myong talaga. Kabayang Myong liwaliwanag dito. Kabayang Myong talaga. Opo, opo. So, maliban kasi dun sa mga binanggit mo, para may alam ako na pwede kong i-broadcast okay, dito sa... Okay, magka-commercial break. So, yun po. Sa ating mga kababayan, pagbubuksan, ako, pamilya. Pamilya. Akala ko, Diyos muna tayo. Akala ko, magka-pares tayo sa lahat ng bagay. Sinabi mo na kayo kanina eh. So, yeah, yeah. Hi po sa mga kababayan natin. Pwede po kayong magkomento. At amin po yung papasadahan mamaya.
si taga-Marinduque ako, kung tatanong natin sa kanya, kung bubuksan yung kanyang puso, sino yung una nating makikita? Taga-Marinduque ako, pakisagot. And Abdullah, Abodi. Sino ang laman ng puso ni Abodi ngayon? Sige nga! Uy, marami naman pwedeng ilaman sa puso, di ba? Alam mo bakit natin iniiwasan itong mga tanong na ito? Oh, pero iba rin talagang maging taga-Bukid, ano? Opo, tama po yan. Hi, kabayang, ano ito, Fabito Ira Shane. Magandang hapon po, DJ. Oh, sa iyo daw ito, DJ. Yes, Sa, good afternoon, Miss Ira Shane, Fabito. At syempre sa lahat ng mga nanonood sa atin, please don't forget to like, subscribe, and share ang live streams. Hindi lang po sa ating programang Dear Anna, kundi pati na rin po sa iba pang mga programa natin dito sa Marinduque News Network. Alam ko na yung pakiramdam ng dito nakaupo, lalo na ng mga guests. Kasi instead na makapat, kahit pala bigyan natin sila ng instruction na dito ka tumingin sa camera, ay mapatingin ka dun sa TV sa harap. Oo. So, ano na talaga pala siya, talagang didikta na yung isip mo. Yes. Pero mas magandang diktahan ang puso kaysa diktahan ng isip. Dapat balance lang. Para sa akin, ikaw ba? Oo, tama. What matters to you? The things that are coming from here or the things that are coming from here? Dapat, yeah, tama. Dapat balance lang. Pero bakit minsan dumarating sa punto na pinairal yung sinasabi ng puso? Well, sabi kasi nila, ang mahalaga naman daw kasi, hindi tayo laging rasyonal. Kasi merong mga nararamdaman ang puso na hindi kailanman maipapaliwanag ng isip. Katulad din sa physiological na mga nangyayari sa kapaligiran. Na halimbawa, meron tayong mga nakikita ng mga bagay-bagay sa paligid na hindi na-explain ng science. Ganun din daw kasi yon minsan sa nararamdaman ng puso, Dear Myong, na merong mga nararamdaman ng puso na kahit kailanman ay hindi maaabot ng ating kaisipan. Meron din naman mga tao tayong tinatawag na mga empathic, apathetic, ganun, na talagang kahit, halimbawa, tayong dalawa, hindi tayo mag-usap, nararamdaman natin yung isa't isa. Correct. So, sabi nga, di ba, sa ating Bible na tayo ay magmahalan dahil yung love ay galing sa Kanya at yun talaga yung pinaka-powerful na regalo niya para sa atin. Kaya siguro yung mindset ng ibang tao, lalo na sa mga kababayan natin, mas mahalaga sa kanila yung affection o yung pagpapakita ng pagmamahal kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya nating ipaliwanag yung mga nararamdaman natin. At kadalasan, yun din yung madalas nilang sinusunod. Ikaw ba? Ano bang masinusunod mo? Teka, bakit ikaw natanong kung sabalik mo sa akin? Teka, mag-focus tayo dun sa topic natin. Dun sa topic na pinost mo kanina. Yan. So, pero bago yan, magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon. Baka kayo po yung nag-ataka. Sinamahan ko po si DJ San sapagkat ako rin po ay taga-Bukid. Kaya kami po ngayon ay anong tawag doon? Buong pwersa po kami ginamit. No, I was just kidding po na pag-usapan. By the way, a special shoutout po sa mga taga Santa Cruz. Belated Happy Fiesta po, yes, sa inyo. At kami po ay nag-enjoy dyan sa panonood ng na, performance na yes, ating pong kaibigang taga-Bukid. Naipasa ko. Ng performance na aking kaibigan na si DJ San. And of course, kinover po namin ang napakagandang event na ginawa naman yan po yung Coronation Night. Yes. At ang gagaling talagang sumayo ng mga taga Santa Cruz. Yes. Kaya mamaya po, mapapanood po nating masayaw dito si Nori at saka si Joy, mga taga Santa Cruz. Yes. Po yan, no? Mga magagaling magkotilyon. I just realized, DJ San, dito sa Buwak, Regodon de Honor. Yes. Sa Santa Cruz, kotilyon pala ginagawa. Mm-hmm. So, happy piyesta po muli sa inyo. Hindi na po kami nakapunta sapagkat hindi po kami inimbitahan ni Nori at ni Joy. Gustong-gustuin po namin na pumunta. And of course, si Ayla. Yes. Na hindi daw hindi nag-imbita kaya hindi po kami nakapunta. Pero kung kami po inimbitahan, mapunta siguradong maparyan po kami. So sa pamilya Prebado, sa pamilya Palomares at sa pamilyang Barcelona.
Oo. Yan. Sana po next year, ha, matuto po kayong mag-invita. Joke lang. Joke lang, we're just kidding. We will continue po with our program. Oras na po sa Pilipinas at sa buong kapuluan. Yes, mga kababayan. At 32 minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. We'll pause for a short break, ha, mga kababayan. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin, ano ba ang pinagkaiba ng love sa attachment? Ayan. Magandang matalakay natin ito kasi kadalasan, minsan akala natin, mahal na natin yung tao. Pero yun pala, masyado ka lang attached, masyado ka lang nasanay, masyado ka lang naging komportable na akala mo, mahal mo na pala, pero attachment lang pala. O masidhinga pagkaka-involve mo dun sa person, kaya mo nasasabing mahal mo na. Ating pag-uusapan yan, of course, together pa rin with DJ Myong, dito pa rin sa programang Dear Anna. Tuwing hapon, mga kwentong nakakatawa, nakakalungkot, nakaka-inlove, at nakaka-inspire, maririnig mo na sa Dear Anna, live sa Marinduque News Network Channel 3 at sa kanilang mga social media platforms tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Martes, Miyerkules at Huwebes. I-share na ang kwento ng iyong buhay sa Dear Anna sa Marinduque News Network. Itong kalikasan. Kumakatok sa inyong mga kaisipan upang inyong pakinggan ang mga usapang
may kaugnayan sa wastong pangangalaga ng ating kapaligiran. Halina't panoorin ang programang May Kaugnayan sa Inang Kalikasan tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Talakayang pangkalikasan ng DENR, Marinduque. Konsehal at bukal pa. Madaling lapitan, lahat na uunawaan. Ube ng Bayan, Tito Jojo Leva. Makinig tayo, si Ube ay nandito. Bukal ng Bayan, siya ay naaasahan. Engineer Leva, sa konseho siya ang bida. Madaling lapitan at nakakaunawa. Ang kabataan at ang kalusugan, prioridad dito ng ube ng bayan. Sa kasipagan at kanyang kabaitan, hello kay ube, tara mag-usap tayo. Sa teleradyo, si ube ay nandito. Sa teleradyo, siya'y maririnig nyo. Boses ng masa, ang pakitinggan niya. Bukal ng Bayan, si Tito Jojo Leva. Alam mo ba kung bakit ang Mortar C, Vitamin C ay tinuguri ang Wonder Worker? Kasi ang Vitamin C ay tinuguri ang the mother of all vitamins. Ito ay ginapapaluban ng 300 metabolikong proseso sa loob ng ating katawan. Gaya ng ilang mga sumusunod. Mabisang pangontra sa physical at mental stress. Nagpapalakas ng antioxidant. Good blood circulation. Nagbibigay ng collagen. At tinatanggal din ng Mortar C ang bad cholesterol. Isang kapsula lang ang kailangan. Protektahan ang katawan. Mag-Mortar C! Aba! Mortar C! Vitamin C! The most powerful vitamin C! Sa inyo, sagot ko. Programang siguradong tututukan mo tuwing hapon. Mga kwentong nakakatawa, nakakalungkot, nakaka-inlove, at nakaka-inspire, maririnig mo na sa Dear Anna, live sa Marinduque News Network Channel 3 at sa kanilang mga social media platforms tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Martes, Miyerkules at Huwebes. I-share na ang kwento ng iyong buhay sa Dear Anna sa Marinduque News Network. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong lingkod si Dear Anna para po sa ating programa ngayong araw po ng Huwebes. At katulad nga po ng aking nabanggit, bago tayo mag-commercial break, ano mga kababayan, ano nga ba yung pinagkaiba sa love at attachment? Ito na yung pag-uusapan natin. Ano, sabi dito kasi may nag-comment po dun sa ating photo teaser kanina, basahin lamang natin. Ano, sabi po nung ating
kasamahan at kababayan na si El Nido, eh, ang love daw ay para sa mga mag-asawa. Mm. At ang attachment daw ay para sa mga hindi asawa. Tama ba daw yun, DJ Myung? Maliwanag pa daw sa sikat ng araw yun. Yung love para sa asawa, yung attachment para daw sa hindi daw asawa. Oo, nirephrase na lang natin yung ating yung comment. Ano, what can you say to that? Ah, talagang taga-depende ako. Taga-depende sa... thesis ito, thesis. What can you say about that? Alright, sige po. Ang pag-ibig para sa mag-asawa. Oo, ang attachment daw ay para sa hindi man inaasawa. Oh, grabe naman yung hindi inaasawa. Parang kakatakot naman yun. Joke lang. Naging ano yun. Oy, well, may puntos din naman si Kabayan. Huwag na nating alisin yung puntos niya dun sa aspeto na yun. Yeah. Pero kung yun ang masasabi niya, then so be it. Yes. Yun naman pala ang kanyang paniniwala at pamantayan. Kasi hindi naman ako pumarito para magbati ko sa asabihin nila. Hoy, wala tayong binabati ko dito, dear. Kasi ang dear Anna ay walang tama at maling sagot. Oo, kaya baka mamaya magsabi ako ng Why? Oo, tapos mamali ako. By the way, dito wala ang camera. Oo. So, yan po ay, paano ba? Pwede rin naman kung ang sabi ay, anong tawag dun sa ano? So, attachment, ibig sabihin ba ni Kabayan, attachment lamang? Gusto ko lamang susugan, ano? No. Ibig sabihin ba ni Kabayan, kung kayo'y mag-girlfriend at boyfriend pa lamang, attachment pa lamang yon? Siguro. Diba? Parang ganun yung naisin ni Kabayan. So, well, that's your thought. Pwede rin naman po kung ganun nga yung kanyang pananaw para dun sa attachment and love. Mm-hmm. Ngayon, gusto ko lamang i-emphasize ni Jason. Ano ba yung pagkakaiba ng attachment sa love? Mm-hmm. O, babalik muna talaga sa akin yung question. So, ano nga ulit ang tanong? Oo, anong pinagkaiba ng love at attachment? Ha, yun nga yun. bang attachment? Pag sinabing attachment is... Bago natin ipaliwanag yan dito, shout out muna tayo dito kay Ellen Magdali. Good afternoon watching from Malibago. From Irish Shane Fabito, DJ Son, for me, love is what you have. And attachment is what you want. Mm-hmm. Love is something you do without hesitation daw. And attachment is something that binds you together. Di ko po alam, DJ Son, mag-self-love na lang po ako kasi... Natatakot po kasi ako sa commitment. Mm-hmm. From Chris Lee Nazareno, Dear Anna, nanonood po ako sa inyo dito sa Pasig po. Pabati naman po ng aking mga anak dyan sa May Boboak Marinduque. Thank you very much po. And shout out, special shout out kay Jayran Largado. Ito, nasagutin na natin. Ano nga ba ang difference ng love and attachment? Mm-hmm. Hi kay Jayran na nanonood ngayon and kay RJ na nandyan sa Perth, Australia. Yes. Hi, special shoutout po sa inyo. And kay Chini, yes, na nandyan naman sa Antipolo or sa Cainta. Mm-hmm. Hindi sumagot, nagbingi-bingihan. Sa Cainta, hi Chini. Mm-mm. Ako, special shoutout ko naman si Mimi. Si Mimi na bising-bising, ayun. Mm-mm. Meron siyang ano ngayon doon. Alright. Uh-uh. And pag-pray natin yan, of course. Yeah. And also, kay Mami ni Mimi. Yes, belated happy birthday kay Mama. Ano yung pangalan ni Mami? Mama Marites. Mama Marites, ikaw Laseda, pala ang totoong Marites ng bayan. Oo. Hi, kumusta? Anong latest po dyan sa inyong lugar? Hi, Mami Marites. Yan. And of course, kay DY na pumasok dito para magpa-shoutout. Oo. Sabi niya, magpapakitang gilas ako dun sa harap para i-shoutout ako ni the DJ. Hi, DY Malaya. Kumusta ikaw? Yan. Loka naman ako. Dan, special shoutout. Uy, nagpapashoutout din pala sa atin ng Pure Gold Toda. Ayan daw, dito natin sinashoutout. Special shoutout daw sa Pure Gold Toda dyan daw sa baba. At syempre sa mga tricycle and jeepney drivers natin na tumututok sa atin. At syempre, ang Port Knock Putok Batok nagpapashoutout din. At Dyke Food Park. See you later po dyan. Ano. Good luck sa ating mga quarter finalists mamaya po dyan sa quarterfinals ng singing competition sa Dyke Food Park. Number one, ito na nga tayo, DJ Myung. Ano? Sabi dito, ang unang difference to kasi between love and attachment, love is selfless at ang attachment daw ay selfish. Ah, ganon?
Mm-mm. What do I mean by that? Ang sabi dito sa ating source, when you're in love, you focus on making the other person happy. You're always thinking of ways to make sure that your partner feels loved and fulfilled. You aren't keeping score, arguing over who helps more, or hindi parang yung hindi ka nang babaoy ba? Or yung mga nagtatalo sa ibang mga maliliit na bagay. Pinaka-importante dun daw sa pagkakaiba ng pagmamahal sa attachment, hindi mo daw ini-emotionally blackmail yung partner mo. Hindi mo rin tinatry na i-manipulate yung nararamdaman niya or seek to dominate the relationship. Eh kapag naman daw, ikaw ay attached sa isang tao, no, you're focused upon the ways in which they can make you happy. Para kang ang tendency mo kasi is when you're attached or when you're too attached to the person, ang nagiging tendency, nagiging dependent ka. I know na nabanggit ko na kanina yung codependency natin na tinatawag. And what do I mean by codependency? You rely on your emotional aspect and your psychological aspect sa isang tao or dun sa partner mo, lalo na kapag ikaw ay, or if it requires support on illness or an addiction. Let's say, ipapadaliin natin yung ibig sabihin ng codependency. You rely so much of your emotional and mental aspect doon sa partner mo, which is pang sariling kapakanan mo lang yun. Diba? Where in love, selfless ka eh. Iniisip mo yung kapakanan niya, yung makakapagpasaya sa kanya. Sa attachment, hindi raw ganun. Mm-hmm. Pangalawa, ang pagmamahal daw liberating. Ano, dear Myung, ano? While attachment is controlling, ano, self-explanatory ito, ano, lalo na sa mga kababayan nating nanonood ngayong oras na ito, no. Sabi dito, mutual love allows you to be your true self. Hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan magpanggap na ikaw ay mapagbigay. Nagiging totoo ka sa sarili mo when you're loving someone. Your partner encourages you to be who you are and won't be afraid to expose your weaknesses. Nagiging totoo ka, in short. Wherein attachment, on the other hand, is different, ha? It's different, mga kababayan. It tends to fuel controlling behavior. What do I mean by controlling behavior? Huwag ka na lumabas kasama ng mga friends mo, lalo na kung ito lang ang gagawin mo, maglalaro ka lang pala ng ML. Ano ka ba, anong oras na hindi ka pa ba uuwi? Kahit hindi pa kayo magkasama sa bahay, yung alam mong nararamdaman mong masyado siyang controlling sa'yo, na hindi ka niya hinahayaan mag-grow, na minsan iniisip nila na mahal kita kaya ako nag-aalala sa'yo, pero there's a thin line differentiating yung love kesa sa pang-hold sa leeg o panghahawak sa leeg ng isang tao. And that's actually where the controlling comes from, no? Nagiging tendency na kapag kinokontrol mo yung isang tao, akala mo dahil sa pagmamahal, yung pala, dahil lang sa sobrang attachment mo dun sa person na yun, mistakenly, ha? I mean, this is just my personal point of view, mga kababayan, and also provided with sources ito, ano? According din sa ating mga psychological sources, mga kababayan, ano? That, pag sinabi natin, akala natin, mahal na natin, kaya natin parang masyadong pinoprotektahan. Pero yung pala umaabot na kinokontrol mo na yung taong mahal mo, na ultimo parang ayaw mo nang palabasin ng bahay. Diba? Ayaw mo nang makimingal sa friends mo. The question there is, paano ka mag-grow? Paano siya mag-grow kasama ka? At the same time, paano kayo mag-grow o paano mag-grow yung relationship together, diba? Kung yung isa, very controlling, na akala mo, nagmamahal ka, kaya mo kinokontrol, pero yun naman pala, attachment naman pala. Mm. At habang may ginagawa si DJ Myung dito, no, balikan natin yung ating mga comments dito. From Mercedita Fabrero, shoutout po sa may-ari ng Duque NT. Duque NT ba yun? Yeah, Duquiti. Duque dot. Hindi, nilagyan lamang niya ng dot yun. Pero that's... Uy, kasi may katunog yun. It's Phuket sa Thailand, di ba? Duque.
Duque and T, oo. Duque. Duque T, oo. Pag pinagsama, Dukiti. Akala ko Dukati. Saka mali bagay, masarap po dyan ng ano. Sobrang sarap po talaga ng tea dyan. Ako maglalambing ako sa'yo, dalhin mo naman ako dun. Sure, mamaya after ng program. Agad-agad. Nasakay tayo sa spaceship. Oh, yes. Eh, tanong natin kay kabayang Mercedita Fabrero na nanonood mula sa Jeddah. Ay, sa Jeddah. Hindi nagkakapos sa ito, ayo. Watching from Jeddah siya. Yeah, watching from Jeddah. Mm-hmm. Taga Malibago. Ano yan? Ang may-ari ay anak ni... Ay, kabayang Mercedita, anak ka po ba ni ano? Ni dating konsehal Pabrero. Yan, ng bayan ng Torrijos. Yan. Si, maganda ang bahay niyan, mayaman yan. Taga Malibago. Oo, yung Duque T. Dukiti. Yan. Dukiti na po ninyo. Yan. Tawan-tawa yung mga... Ay, nanonood si kabayang Rowena Sota Sato dyan sa bansang Japan. Arigato gozaimasu po. And see you very soon. Dito arigato sa Maringuke. Yes. Uy, meron din tayong ilang mga kababayan din na ano. Maraming salamat sa mga umaantabay sa atin. Ang ating mga kababayan from Japan. We're hoping to see you soon and hoping to meet you soon. Ano, sabi dito ni J-Ran, parang si Direk Paul po ang makakasagot ng difference ng love and attachment. Bakit may ganun? Oo, malamang si Direk Paul nga. Maganda. Yeah. Parang si Direk daw makakasagot. Oh, anyway, katulad nga ng ilang mga... masasagot din niya ni Nori. Ay! At saka ni Carl. Ay! Ni Carl. Tatanong niya ni Carl. And ni Joy. Ay, si Joy din. At saka ni Anne. Hindi lang ni Santi. Kasi nandun siya ngayon sa labas. Wala sila. Yes. Pero pwede natin patawagin yung mga binanggit natin. Si Jopay baka isa-isa. Masagot din. Masasagot din pala ni Sir Jop. So, yes. At saka ni Sir Eman. Yan. Mga bihasayan sa larangan ng pag-ibig. Ayun. Joke lang. So, hindi naman daw ano, hindi naman ano? Daw ang kagandahan nga nito nagadagdag pa ay. What do you mean? Tanong natin sa kanila. Babalik, hindi pala magbabalik. Joke lang po ha. Magulang-ulang naman kami napupulot dito kay Dear Anna at kay DJ Myung. Joke lang po yun. Medyo inapasay lamang po namin ng inyong hapon. Medyo mainit po. Laging magdala ng payong tubig. At sombrero at tubig. Dahil idineklara na po ng DOST na nasa ilalim na po tayo ng El Nino. Yes. Yan. El Nino pa rin kahit tayo ay nakakaranas. Paiba-iba na talaga, no? LPA at saka ITCZ ang naka-affect sa atin. Mm-hmm. Partly Luzon, Visayas. Ano, yan yung balita natin yesterday. Pero just the same, katulad nga din ng pabago-bagong panahon, pabago-bago din ba ang feelings niya sa'yo? Hindi mo maintindihan kung mahal na nga ba o attachment lang. Ay, tanong natin yan kay Emma at kay Sir Job. So, opo. Oo, ano, total katabi ko po din, pwede kong iikot ang camera, sobrang bilis. Alright, so, yun na nga. So, bang pinag-uusapan natin kanina, yung difference, no? Difference ng love. Ikaw, what's your take on this? Love evokes fond feelings and actions toward the other person. While attachment is driven by how you feel about yourself with a degree of permanence and safety someone gives you based on your past relationship. In other words, with love, your person is the one you have feelings for. Mm. So, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun, Carl? Base sa sinabi sa akin ni Carl, pwedeng pag-ugatan ng love ang attachment. Pwedeng pag-ugatan. Pero hindi pwedeng pag-ugatan ng attachment ang love. Ang love. Mm-hmm. Kasi? Pwedeng pag-ugatan ng love ang attachment. Mm-hmm. Diba? Pwedeng pag-ugatan. Mm-hmm. Pwedeng na-attach ka na sa kanya. That's why unti-unti ka nang nadidevelop kaya ka nai-love. Diba? Pero hindi daw pwedeng pag-ugatan yung na-distract ako dun sa comment ni ano
ni Josh Malalad. Nag-send siya ng Japan-Japan. Tapos, ito daw yung pagkakaiba. Kaya lang kita na daw ang bahala mag-transcribe. Lintika, nasaan ka ngayon? Mauwi ka din din sa studio. But anyway, nasa labas kaya malakas ang loob. Oh, wag ka mag-alala. Ang sabi babalik niya dito, babalik ka rin din. So, going back, tama ba yun? Pwedeng pag-ugatan ng love ang attachment. Ng love ang attachment. Mm. Pero hindi pwedeng pag-ugatan ng attachment ang love. Ang love. Paano? Kasi, yeah, paano? Minsan di po ba na-attach na tayo masyado dun sa tao? Dahil na-attach na tayo, nadidevelop tayo, nai-in-love tayo. No? Nai-in-love tayo. Once nai-in-love na tayo, nagsisimula na lahat. Plano, etc. among others. So, and lalo pa kapag ka, binigay din niya yung kanya. Ano yun, Eman? Ano yung binibigay yung kanya? Joke. Hindi, ibig ko sabihin, kapag sinuklian niya rin yung pagmamahal na binibigay mo. So, that's, kasi daw, dapat daw ang term na ginamit natin is true love, na just love. Uh-huh. Kasi pwedeng pikiin yung pag-ibig. Diyan sanay na sanay yung kaibigan ko. Ako din. Ako may kakilala din ako sanay na sanay dyan na may meke eh. Sinasabi lang for the sake na gusto lang marinig. Gusto lang marinig nung, halimbawa, boyfriend, girlfriend. Sinasabi nila. Oh, Santino, hindi ikaw yun, ha? I'm just kidding. Yeah. Naiyak na po ako sa kakatawa sa inyo. Oo, yan, sabi. Sabi ni Kai Kabayang, Pabito Ira Shane. Oh, magandang ano po. O, tama. Going back. Kapag sinusuklian na rin yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya, nagre-respetuhan kayo, nagmamahalan kayo, at nagkakasundo kayo para sa isang layunin that eventually, mas lalo niyong palalalimin yung love that's a true love. Now, going back dun sa sinasabi nating attachment, bakit hindi siya pwedeng pagsimulan, yung love at hindi pwedeng pagsimulan ng attachment? Kasi, yung attachment dun, hindi pwedeng pagsimulan ng love? Hindi, baliktad ko. Ay, ganoon. Sabi ko, di ba yung sabi ko kanina yung attachment, pwedeng pagsimulan ng love? Kung pure yung intention, yes. Kung maganda yung intention. Mm. Pero yung love, hindi siya pwedeng pagsimulan ng attachment? Parang pwede rin, ano? Hindi kasi. Anyway, going back. So, hindi siya pwedeng pagsimulan ng attachment kasi pure love na nga yun eh. Oo. Diba? Ano na yun? Yung nandun na kayo sa punto na mahal nyo na ang isa't isa. Mm-hmm. So, ano pa yung susunod ba? Ano pa yung susunod sa love? The greatest of all is the love from God. Unconditional. And it's the love to God. Yes. Diba? So, yun na yung lahat. Hi! Special shoutout kay Jeran Largada. Sir, Santi po ang expert dyan sa love and advice. Sabi ni Jeran, Hannah Gail Seraspe Gueco na nanunood ngayon. Hi, Hannah Gail. Magandang araw sa inyo. Oh, yeah. Crush na crush ka nito. Oh, Hannah Gail. Yeah. Anong sabi natin kanina? Yung attachment kasi, na-attach ka lang sa isang tao, minsan dahil sa sobrang attachment mo, minsan, one is, hindi defined. Eh, kasi nga, may personal needs ka. Minsan, okay. Kasi sa attachment, akala mo, love mo na, pero nami-meet lang kasi yung mga needs mo. Nasa-satisfy ka, nagiging komportable ka, nagiging masaya ka, na akala mo, mahal mo na rin siya. Pero yun pala, attachment lang. Hmm. Oo, ganun siya. So, minsan, kapag may mga situations na halimbawa magka-relasyon na kayo, dahil akala mo, mahal ka na niya, kasi ikaw clearly, kung ikaw ang tatanungin, gusto mo yung best para sa kanya, pero siya pala, ang nararamdaman niya pala sa'yo is, nakukuha niya lang yung mga needs at wants niya. So, akala niya, mahal ka na rin niya, pero it's some sort of attachment only. Kasi nga, may nasa-satisfy ka sa kanya. Oh! Interesting. Sabi ni Pabito Ira Shane, yung tipong nilibre ka sa kantin, tapos na-inlove ka sa kanya.
Tapos, kumbaga parang sinasabi lang na na for the kilig ang person. So, parang pinapa, yung attachment lang, yung parang... Attach ka lang, no? Attachment. Na-attach ka lang. Paano ba nangyayari? Ulit. DJ San, halimbawa. Si, ano... Okay, you're gonna pause for a commercial break. Ay, nakita niya halimbawa na mahusay ka sa pagbigay ng advice, blah, blah, blah. Ano ba ito nangyari? Na ba ito in the past? Tapos ay, until such time na na-attach na siya sa iyo. Okay, na-attach niya sa iyo. Yun na nga yun. So, yun na yung attachment. Yes. Na na-mistake niya into love kasi nga, akala niya is... Ay, take ka, iba yung pinag-uusapan natin, ha? Huwag ka masyado magbanggit ng ano. Ay, wala akong binabanggit, ha? Wala akong binabanggit. Wala akong binabanggit na for some instance lang naman ito. Ano, na akala siguro nung person, ay, kasi example lang naman eh, dahil may... Example lang po ito. Example lang ito, ano, na may person na humanga just because nakita niya yung mga qualities. Ano, nakita yung mga qualities and a mistake sa love. Pero, ang turnout pala nun ay dahil nakikita niya lang yung mga bagay na gusto niyang mapunan sa sarili niya. Na mistake niya as love na yun. But the thing is, and the real deal is attachment lang siya talaga. Pero paano kung sinasabi niya na no, it's not just a pure attachment? Then you have to assess yourself that's, first. That's love. And then, you have to, I am falling in love with you. You have to assess yourself first. Kailan ba nangyayari yun? Yung love? Kapag ba sinuklian na, dun lang ba magkakaroon ng ano, totoong love? Kasi, iba-iba tayo ng mga forms ng love na tinatawag. Meron tayong platonic love. The way that I feel for you, platonic and friendship love yun, dear. Never... Uy, oo, totoo po yun. Hindi natawa ako sa sinabi ni, ano, ni Jason. Ano, huwag na daw kita magtalo dito kasi ang attachment daw, yung nakikita sa email, please i-attach. Oo, tapos isisisi natin. si Jason kasi... Mahilig lang niya yung nagpa-attach. Ay! Oo, totoo yan. Mahilig lang niya yung magpa-attach. Ayan ay for the ano lang eh. No for deeper the, feelings. For the attachment ng person lang yan eh. Si ano, si DJ, si Jason Hermosa. Yan ang tinatawag na for the attachment lang ang person. Ayan. Tapos yun, ipapaasahin. Tapos eventually, ayun na. Tapos, wala na. Wala na. Alis na. Tapos, hanap na naman ng isa. Aura Bells na naman yun doon sa may MSC. Oo, ganun yun ang ano eh. For the kiligla ang person. For the kiligang person. DJ, I have question po. Yes. Do you consider to call it love when you love someone without reciprocating? Actually, ito na yung sinasabi ko kanina. Paano nga yun? Ang hirap naman nun, di ba? Do you consider to call it love when you love someone without reciprocating? Yes. Kasi sabi ikaw lang yung nagmahal. Yes. It's still love. Because ang sakit naman nun, Nori, ha? Oo. Sakit naman nun, Nori, ha? May banggit alam ng yun, pangalan, alam ano? Alam yun sa susunod ng yun. Huwag yun akong papaupuin dito, lalo ka na Carl, ha? Kaysa naman sa imayday mo ng imayday. Pero I am seeing the both of them, the love, the pure love. That is what we called love wins. That is what we called love wins. Yan. So, do you consider, do you consider daw love? It love? Yes. Kung hindi bumabalik? Yes. Kasi, ang sakit naman nun, ano? Masakit, yes. In reality, yes. But when you feel something, ang love kasi, meron tayong mga certain elements and categories na tinitingnan. Unang-una, when you feel love or when you're in love with someone, iniisip mo yung kapakanan niya eh. Iniisip mo yung makakapagpaligaya sa kanya. Regardless if kaya niyang i-reciprocate yun o hindi. So, if you're asking me kung pagmamahal pa rin bang matatawag kahit hindi binabalik sa'yo yung pagmamahal na gusto mo, yes, it's still. Kasi, yun yung tinatawag natin na unconditional na hindi ka
nag-e-expect or hindi mo somehow or nililist mo sa priorities mo na mare-reciprocate yung nararamdaman mo. Ang importante sa'yo is yung pagmamahal mo na mapapakita mo at magiging better yung person na minamahal mo nang dahil sa pagmamahal mo. Yung kapakanan niya, nagiging selfless ka kasi when you're in love eh. Mm-hmm. Diba? I mean, generally speaking naman, ano, sa mga kababayan natin, when we feel love, when we're in love, minsan nasiset aside natin yung sarili nating kaligayahan just to see those people we love. Sa family, sa friends, romantic love, diba? Nakikita natin. Sabi nga nila, karamihan dun sa mga naririnig natin, basta makita ko masaya sila, masaya na rin ako. Because if you really love them, if you really treasure them, what makes them happy will make you feel happy. So even though it's not reciprocated, then it's still love. Love yun. Mm-hmm. Tungo pa rin tayo dito sa love and attachment, darling. Mm-hmm. Ano, sabi kasi dito, sa psychology kasi, neediness is often driven by existing emotional deficits, yung mga pagkukulang. If a person attempts into a relationship without first addressing their own emotional pitfalls, unhealthy attachments are bound to form in a place of love. Yun nga yung sinasabi ko kanina na akala natin, pagmamahal na, yun pala, eh hindi naman pala talaga pagmamahal yun dahil meron ka pang mga bagay na hindi na-address o hindi nakukup sa sarili mo na kailangang ma-address. Na akala natin, the next time that we enter into a relationship, eh pagmamahal na, pero yun pala, may napupunan ka lang na layer dun sa tao na yun na nasira noong huli niyang relationship. Mm. Kaya if someone stays in a relationship even when the relationship fails to meet their needs, this is indication na attachment issue. Mm. Sabi naman dito, if we find that we are having a lot of difficulty letting go of a relationship that we know who doesn't work for us, or a relationship in which our needs and relationship requirements are not being met, chances are that our desire to hold on to the relationship is less about love and more about our own fears, loneliness, and sometimes desperation to fulfill our own emotional needs. Carl, medyo umilag ka muna ng very light. Ano bang sabi? Yeah. Mm-hmm. Sabi kasi dito, connection-based daw kasi ang love, dear. Also, sabi dito naman, love dissolves ego. Yes. Yung attachment feeds ego. Yes. Katulad nga nun, kung ano lang yung gusto mo. Mm-mm. Kung ano lang yung gusto mo, yung nasusunod, namimit. Oo. Tama. Parang yung love daw, nagbibigay ka. Lahat yes. Binibigay mo because yes. You really love that person. Yes. But when you say attachment, you are just tagatanggap lang. Feeding, yes. Taking. Tinatanggap at tinatanggap, tanggap. Tagatanggap ka lang ng tagatanggap. Yes. So, ganun lang kasimple po. Para pasimplihan natin yung pagkakaiba ng love and attachment. And then, at saka somehow dito, kapag ang sabi nila, kapag daw ang love, dear, connection-based daw kasi yun. Mm-mm. Kumbaga, halimbawa, yung nararamdaman mo, nararamdaman din niya. Yung takbo ng isip mo at some point, nagiging takbo din ng isip niya. In tune kayo. Sa attachment naman, ay hindi ganun. Kaya kayo nagkakaroon ng misunderstandings kasi hindi kayo in tune. Oy, relatable! Shoutout nga pala sa laging umaaway sa akin. Aha! Sabi dito, connection based ang love. Mahal kita, tapos. Ganun lang. Mm. Sa attachment naman, merong mga possibilities na gusto lang masatisfy, not for them to leave you. Para hindi ka lang maiwan. May mga ginagawa kang bagay para masatisfy lang yung person na yun. Or may mga ginagawa siyang bagay para lang masatisfy yung needs mo. Pero it doesn't mean na mahal ka niya.
No, reality speaking, pakatotoo na tayo dito. Oh, teka, for 11 na pala. Yes. Oo, ilang minuto na lang tayo. Ano, love is based on mutual understanding, dear. Support and patience and sacrifice. Ano, if one or more partners refuse to participate in the relationship in these ways, it's likely an attachment and not a love connection. Mm-hmm. Kaya, love is hard, pero attachment is only difficult when you're just apart. Love is selfless and attachment is selfish. Mm. When it's an attachment, it's more likely that yung isa or both partners are acting out of their own needs at kagustuhan na walang pakialam. Mm-mm. Kasi in love, you are more inclined to put your partner's needs before your own. Mas sinasaalang-alang mo yung needs ng iba kaysa sa sarili mo. And to think of those needs as equal at the other person respect and prioritizes you also. Kung hindi ka pinaprioritize at inuuna niya yung sarili niyang kagustuhan more than you, eh hindi ka mahal ng taong yun. Probably more of like, attached lang siya masyado sa iyo. Okay? Love is something, ano mga kababayan na, lalo na kapag itong mga karelasyon natin, ano, you're in a relationship. Kasi pwede ka naman magmahal lang without feeling attached eh. Pwede ka magmahal lang hindi ka masyadong at hindi ka attached to sa person na yun. Pwede ka nga magmahal kahit hindi kayo, pwede mo siyang mahalin kahit hindi kayong dalawa eh, di ba? Oh! Kasi there are other forms of love. It's just that there are also factors and reasons why kung bakit hindi pwede. Kasi meron tayong mga social norms at meron din tayong takbo ng pag-iisip natin. Pero it doesn't mean that you can't love a person. But you have to set your boundaries. And also, bago mo sabihin mahal mo na, i-assess mo rin yung sarili mo kung ano ba tong tao na to, nami-meet niya lang ba yung mga hinahanap ko? Or let's say, for example, ako, umilag na po doon sa mga tatamaan na lalo na doon sa may mga relationship. O kaya nakakita ng someone whom you can depend on. Ha, paki-assess muna ng inyong mga sarili kung na-inlove ka na ba talaga o meron ka lang mga hinahanap doon sa current partner mo na nakita mo sa iba. Hmm? Okay. At dahil dyan ako, mga kababayan, eto DJ Myong, meron ka bang mga last few words? Ako. Total pinag-uusapan din lamang natin kasi when you say attached ka na doon sa isang tao, yet, well, pwede bang maging maganda ang attachment? No. Hindi. Halimbawa, attach ka doon sa sarili mo lang ha. Kasi sabi nga ni DJ Ran kanina. Ako, sabi ko rin, pwedeng pagmulan siya ng love, ano? Pwedeng pagmulan. Kasi pwede siyang magpagmula ng love, na-attach ka sa kanya and then eventually nagka-developan kayo. Mm. Sabihin na natin kayo, no? Sabihan na natin kayo. Sabihan natin both. Kasi sabi niya kung hindi naman nagre-reciprocate yung isa. Pero sabihin na natin sa puntong ito, nag-reciprocate kayo. Okay. Pero balik tayo dun sa punto sa sinabi kanina ni Jairan na, sige, hindi na lang nag-reciprocate yung isa, ikaw lang yung nagmahal. Ito lang yung mapapayo ko sa inyo bago kami magpaalam. Sa ilang beses na pagkadurog ng puso mo at pagkabigo, sa pag-ibig na hindi sigurado, at bigla na lang naglaho, naway makita mo ang pagsinta na hindi pansamantala at hindi ka susukuan basta-basta. Dahil deserve mong mahalin tulad ng iba. Huwag ka lang magpakatanga. Kung alam mong hindi ka naman mahal, bitawan mo na agad. Hindi mo kailangang ipagpilitan ang sarili mo sa taong hindi naman kayang iparamdam sa iyo ang halaga mo. Kaya ang hiling ko para sa iyo, kaibigan, sa paparating na Pasko, joke lamang, sa paparating po ng mga araw, paghilom at panibagong pagkakataon na matagpuan mo ang pag-ibig na talagang para sa iyo. Ako po si DJ Myong, pansamantala magpapaalam sa programa ni DJ San, Dear Anna. Sa susunod po, God bless po.
Maraming maraming salamat, TJ Myong. At ako naman po ang inyong nag-iisang Dear Anna para po sa ating programa. Nako, natapos na naman ang higit isang oras natin na pagkukwentuhan tungkol sa buhay, pag-ibig, pagmamahal, relationship, friendships at kung ano-ano pa na pinag-uusapan natin dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok. Hanggang sa muli po, mga kababayan. See you again next week. Itong programang siguradong tututukan mo tuwing hapon. Mga kwentong nakakatawa, nakakalungkot, nakaka-inlove, at nakaka-inspire, maririnig mo na sa Dear Anna, live sa Marinduque News Network Channel 3 at sa kanilang mga social media platforms tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Martes, Miyerkules, at Huwebes. I-share na ang kwento ng iyong buhay sa Dear Anna sa Marinduque News Network.